Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss through. If it don't make dollars, don't make sense. This for my people. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Diba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito. Kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. The International League Chapter 1187. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga'y sadyang nagpakitang gilas nga ang ating pambato na kupunan ng Shohoku High School. Kaya naman dito'y mahusay. Panatiliin lamang ganyang klase ng mentalidad. Sakripisyo sa bawat isa. Ibigay ang tiwala sa bawat membro. At dito nga ay mananalo tayo. Magpapatuloy ang kupunan ng Shoko kahit na anong mangyari. Laban lamang sige wika nitong si Coach Ansai. At dahil dito nga ay kupunan ng Shohoku High School, bumaba na kayo at ating gawin ng isang malinis at talagang nakakaayang depensa. Kupunan ng Shohoku High, give our best D. Wika nga nitong Sakuragi, samantalang dito nga ya. Ngayon, aking napagtanto na ang kupunan ng Shoko ay merong malaking pagmamahal sa larong basketball. At gaya nga ng sinabi mo Mandawi, ito ang siyang nakakatakot sa kanila, ang pagmamahal nila sa larong basketball. Wika nitong si Berlin at Ditoy. Tama ka Berlin, ang laruan ng bawat isa ay gaya nga ng isang halimaw. Ngunit tandaan mo, demonyo tayo, wala tayong kasing lakas. Wika ni Mandawi. At dito nga hawak-hawak na nga nitong si Tronsayang Bola. At sa kanyang pagkahawak nga ay bigla nga niyang binangga ang isang Kai de Rukawa sabay pakain ng konting siko. At dito ya, aba, lumalabas na ang tunay niyong laruan na Tronsay. Ganyan, gusto mo ganyan ka makilala ng mga tao? Ha? Bilang dirty player? Ha? Ganun ba ang ibig mong sabihin? Pes kung ganun magpatuloy ka, wika ni Rukaw at dito nga ya. Wala akong pake kung ano man ang siyang nangyayari. Ganun at ganun pa rin yun. Ibibigay ko ang todo at ibibigay ko ang aking buong lakas. Magkakaalaman sige, tignan natin kung kaya mo kong bantayan. Wika ni Tronsay sabay bangga nga. At dito nga'y ginawa nga niyang paboritong galaw nitong si Rukawa. At dito'y talagang pumasok nga ang tira. Kaya naman dito'y alam ko na pinag-aralan nyo kami. Ang paborito kong galaw na fade away at mid-range jumper ginagaya mo Tronsay. Ano, papaano at bakit natitiis mo na gumalaw nang hindi mo naman sariling pagkatao ha? Wika nitong si Rukaw at dito nga ya. Manahimik ka, ito'y paborito kong galaw. Wala ka palang dito ha? Wala ka pa man din sa court.
Ako na ang kinakatakutan sa ganitong klase ng galawan. Wika ni Tronsay at dito ngay. Rukawa, turuan mo nga ng leksyon yan. Ipakita mong dominating dragon. Tignan na lang natin kung sadyang makakaya niya. Tignan natin kung sadyang makakapalagpay ang Tronsay na yan. Wika ni Sakuragit dito ngay. Mukhang merong planong gagawin itong si Kaede Rukawa at itong si Anamichi Sakuragi. Panoorin nyo, isang magandang duelo to. Kakaiba to, tingnan nyo. Talagang tatatak to sa kasaysayan. Ang gagawin ng isang Kaede Rukawa. Wika nga nitong si Coach Ansay at dito ngay. Kupunan ng Shuhuku High School. Hinihingi ko ang inyong basbas para sa isolation na to. Bahala kung anong mangyari. Ngunit ISO sa ISO at ikaw, Tronsay, dumepensa ka. Wika nga nitong si Rukawa at dito ngay. Tronsay, nagpapatakot ka ba dyan ha? Depensahan mo nga, luck defense nga. Isang luck na depensa nga ang gawin mo. Gaya nga ng ginawa mo kani-kanina lang. Wika nitong si Coach Lenny at dito ngay. Ang luck defense na ginawa nitong si Tronsay kanina ay mauulit niya kaya? O ang kasaysayan ang gagawin ni Rukawa na galaw? Dito ngay, sino kaya ang siyang mananaig sa kanila? Sino? Wika nga nitong si Maki at dito ngay. Dito natin malalaman. Napigilan kanina nitong si Tronsay ang isang Kaede Rukawa gamit nga ang isang napakagandang depensa. At kung dito may hindi makakapuntos ang isang Kaede Rukawa, paumanhin na sabihin sapagkat alam na natin na lamang ang isang Tronsay kay Rukawa pag isang stop pa ang nangyari. Wika nga nitong si Kiyota at dito ngay. Talagang kinuha nga nitong si Kaede Rukawa ang bola. Sabay tingin nga sa mga mata nitong si Tronsay. At dito'y nagwika nga, iwan ka bata. Kahit na ano pa ang gawin mo, iwan ka. Wika nitong si Rukawa. Nang walang ano-ano'y umatake nga siya sa kaliwang bahagi nitong si Tronsay at sadyang napakabilis. Ngunit dito ngay, uulitin mo lang din ang isang nakaraan. Linak na kita kanina dito, uulitin mo pa ba? Ha? Wala ka nang pupuntahan pa. Wika nga nitong si Tronsay at dito ngay, bigla nga niya nga napansin ng lahat at itong si Maki sadyang nag-react nga at nagwika nga, patay, wala nang pupuntahan pa ang isang Kaede Rukawa. Tignan mo ang kamay nito nga. Si Tronsay ay sadyang nakapondo na dito sa mismong tagiliran nitong si Rukawa. Paano yan malalagpasan? Eh meron na siyang radar. Wika ni Maki dito ngay. Yun lamang Maki. Kung iyan ang kahinahan ni Rukawa, tignan natin sapagkat alam natin na kung anong kahinahan niya ay siya rin kalakasan niya. Alam natin na hindi gagalaw ang isang Rukawa na walang plano. Wika nga nitong si Uzumi nang biglang pinatamang nga ni Rukawa ang kanyang kamay sa nakapondong kamay nitong si Tronsay. Sabay inangat nga ang bolat dito ngay. Suwak na suwak nga ang tira at dito ngay. O ano, nagulangan kita sa pagkakataon na yun. At kung inaakala mo siguro na yun lamang yun nakapuntos ako, nagkakamali ka. May sumabit, diba? Wika ni Rukawa, kaya naman dito ngay. Foul! Counted! One free throw para dito kay Kaede Rukawa.
Foul! Para kay Trunsay! Wika ng referee at dito ngay, sadyang pasok nga talaga ang pinakawalong free throw nito nga si Kaide Rukawa. At ano kaya maging reaksyon ng lahat dito? Well, ang lahat ng yan ay abangan natin susunod na bahagi.